sa January 6 pa ang 27th birthday ni Miss Universe 2018 na si Catriona Gray, pero ipinagdiwang na niya ngayong Linggo ng tanghali ang kanyang kaarawan sa tape telecast ng Sunday Noontime Live, ang musical variety show ng TV5. Ang rare VTR appearance ni Sam Milby ang highlight ng birthday presentation ni Catriona dahil nagbigay ng mensahe para sa kanya ang boyfriend niya. Sam Milby greets girlfriend Catriona Gray on Sunday Noontime. Koala, ang term of endearment ni Sam kay Catriona dahil isinilang at lumaki ang dating beauty queen sa Australia. I'm proud of you. You have a heart full of compassion and everything. You're such a big blessing to a lot of other people, but you're also such a big blessing in my life, so thank you for who you are, and I really hope that God grants all the desires of your heart and be His servant. I love you, Koala. Happy birthday! Ang bahagi ng birthday message ni Sam para kay Catriona na kinilig dahil hindi na inaasahan ang pagbati ng kanyang karelasyon. Medyo napaluha naman si Catriona nang sabihin nito ang labis na pangungulila sa kanyang mga magulang. Pinasalamatan din ng former Miss Universe ang lahat ng kanyang mga kaibigan na itinuturing niyang pamilya. I have so much to be thankful for. I feel like this year I've grown so much, not height-wise but just the maturity and the things I've learned. It made me feel really, really hopeful. I don't feel bad for being 27. Mom and Dad, I missed you talaga. I hope that I can be with you both soon. Super miss ko kayo. I'm just thankful for everyone who supported me, my friends who have become my family. You know guys who you are, and sa lahat ng mga supporter ko, maraming salamat. You always made me feel loved and appreciated. Para sa kanyang birthday production number noong Sunday Noontime Live, walang makeup si Catriona nang kantahin niya ang Scars to Your Beautiful ng Canadian singer-songwriter na si Alessia Cara. Ito ang kanyang paliwanag kung bakit niya kinanta ito. For my birthday prod, I really wanted to show a different side of me, a vulnerable side. Behind my title, behind my job, I'm just a girl with a dream. I too battle with doubts and insecurities and internal fears. Scars to Your Beautiful by Atalesia's music is not just a beautiful song, but it carries an important message, one that I feel so many need to hear, but at times, I need to hear myself. Matatanda ang 2019 kinumpirma ni Catriona Gray na siya at ang kanyang boyfriend ng 6 na taon na si Clint Bondad ay naghiwalay na. Inihayag ni Catriona noong 22 ng Pebrero, 2019 sa isang pakikipanayam sa Tonight with Boy Abunda. Nang tanungin kung magkasama pa rin sila ng model aktor, sinabi niya hindi. Single ka na ba ngayon? Tanong ni Boy Abunda. Opo, oo, sagot niya. Tinanong kung sino ang nagpasimuno ng breakup, sinabi ni Catriona na bago pa man ang kompetisyon ng Miss Universe, mayroon na silang hindi pagkakaintindihan ni Clint. Gayunpaman, suportado niya siya habang nakikipagkumpetensya sa pageant sa Thailand. Napakahirap dumaan sa kompetisyon na nangyayari ng sabay-sabay, ngunit kailangan kong patuloy na paalalahanan ang aking sarili na ito ay isang pagkakataon sa isang buhay. Kailangan kong ibigay ang aking makakaya kung bakit ako narito, na ako nais na kumatawa ng maayos sa Pilipinas, Catriona said. Kaya't ito ay isang pakikibaka, ngunit alam mo, nakikita ko na mahusay ang ginagawa niya ngayon at hindi ko nais na pag-usapan ito na sanhi ng isa, private ako at dalawa, lubos kong iginagalang siya at nagpapasalamat ako sa the time that I had with him. I just wish him the best, dagdag niya. Si Catriona ay hindi sinabi ang mga detalye, ngunit sinabi na ang mga tao sa isang pangmatagalang relasyon ay may posibilidad na lumaki ang bawat isa. Kapag kayo ay matagal na magkasama at nagsimula ka mula sa isang murang edad, lumalaki ka maging sa personal mo o sa iyong karera o kung anuman, at kung minsan, medyo lumalaki ka lang sa isa't isa sa isang paraan. At kung kami, sinadya kong magsama, marahil mangyari ito sa hinaharap, she said. Nang tanungin kung mahal pa ba siya, sinabi niya na palagi siyang magpapasalamat sa oras na pinagsamahan nila dahil sa pinagdaanan nila. Sinabi ni Catriona na kung may isang bagay na natutunan siya mula sa oras nila ni Clint, komunikasyon ito.
Tinanong kung nagsasalita ba sila ng mga termino, sinabi ni Catherine na hindi para sa ngayon at na nakakakita pa rin sila ng mga bagay. Sinabi din niya, na nais niyang manatiling walang boyfriend noon. Hindi pa, talaga ako nagkaroon ng pagkakataon dahil sa pagkakaroon ng isang anim na taong relasyon mula sa edad na 18, hindi pa ako naging isang matanda, lalo na ang isang batang lumalaking Kristiyano din sa panahong iyon ng pagiging walang boyfriend. At sa palagay ko talagang mahalaga bilang isang individual dahil kailangan mong malaman kung ano ang gusto mo, kung sino ka upang may taguyod ang iyong pagkakakilanlan bilang iyong sariling tao. At nais ko lamang gawin ang oras na iyon. Ibig kong sabihin ang pagiging Miss Universe para sa isang taon ay kamangha-manghang karanasan at nais ko lang upang makapanalo sa ganoong klaseng panahon bilang Miss Universe, she said. Bago ang panayam, ipinahiwatig ni Catriona na siya ay walang boyfriend nang tanungin siyang pumili sa pagitan ng pag-ibig o ng corona. Sa isang video ng Kapamilya Confession, sinagot ni Catriona ang isang katanungan tungkol sa pamamahala sa kanyang buhay pag-ibig bilang naghahari na Miss Universe. Well, it's all about balance kung ano ang gumagana para sa iyong personal na buhay. But for me, wala akong love life ngayon, I don't have a love life now. Talagang nakatuon ako sa aking paglalakbay sa Miss Universe, sa pagiging pinakamahusay na pandaigdigang kinatawan na maaari ako at maging isang kinatawan para sa Pilipinas sa pamamagitan at pagdaan, Catriona said. Ilang buwan lamang ang nakalilipas, nagbigay ng bagong kahulugan sina Catriona at Clint sa hashtag Couple Goals habang sinusuportahan ni Clint si Catriona sa buong tagumpay niya. Samantala, sa pagharap sa mga alalahanin tungkol sa pandemye, ipinahayag ni Sam Milby na ang kanyang buhay pag-ibig ay nakatulong. Kinumpirma ng aktor ang kanyang relasyon kay Catriona Gray noong Mayo 2020 sa kanyang 36 na kaarawan. Nang mag-guest si Milby sa Magandang Buhay, noon nasabi niya mapalad ako sa aking pag-ibig na buhay, tiyak aniya. July 2020, inamin ni Catriona Gray Martes ng umaga noon na nasa relasyon na sila ng aktor na si Sam Milby, bago pa man ikwento ni Sam sa Instagram noong buwan ng Mayo 2020. Ang reporter ng GMA News na si Bernadette na sumaklaw sa paglulunsad ng DTI ng kampanya ng One Town One Product kung saan ang Miss Universe 2018 ang embahador, ay nag-tweet sa kumpirmasyon ni Catriona. Ipinahayag din ng Miss Universe 2018 ang kanyang pasasalamat sa suporta ni Sam. Siya ay naging isang matatag na suporta sa buong tunay na lahat ng bagay na ginagawa ko at kahit na sa paglahok sa aking trabaho. Lubhang pinahahalagahan ko iyon, sabi ni Kat. Sa katapusan ng linggo, sina Catriona at Sam ay nasa headline ng buwan na yon. Una nang nagulat si Catriona sa lahat nang magbahagi siya ng isang bagong versyon ng We're in This Together, na nagtatampok kay Sam Milby. Samantala, nagpalabas ng isang pahayag ng suporta para kay Catriona noon, kasunod sa abogado ni Catriona na nagbabala sa publiko ng isang peking walang litrato na litrato ni Kat na kumakalat sa online. Hindi ako basta makatiis at payagan ng ibang tao na kontrolin ng isang salaysay na hindi nila sasabihin, sabi ni Sam. Palagi akong narito para sa kanya at gagawin ang lahat sa aking makakaya upang protektahan siya, dagdag niya. Inanunsyo ni Sam, nakasama niya si Catriona sa kanyang kaarawan sa isang post sa Instagram noong Mayo 2020 na sinasabing siya ay nagkakahalaga ng bawat segundo ng paghihintay. Karamihan sa mga espesyal na kaarawan. Kinakilagin talaga ang paglantad nila ng kanilang relasyon. Habang si Sam Milby ay naniniwala na ang kasalukuyang kasintahan, ang Miss Universe na si Catriona Gray, ay ang babaeng para sa kanya, ang aktor ay may kamalayan din sa malaking pagkakaiba sa edad sa pagitan nila at gusto na gawin lamang ang mga bagay na mabagal para sa ngayon. Ako ay 36 years old na at siya ay 26 pa lamang at sinimulan lang niya ang kanyang showbiz career. Masyado pang maaga ngunit naniniwala ako na siya ang isa, said the lead male star of the new Kapamilya teleserye, ang sa iyo ay akin.
Paniti, sa panahon ng virtual media conference para sa drama series na tampok din si Naiza Calzado, Jody Santamaria at Maricel Soriano, tinanong si Sam ng isang hipotesis na katanungan, kung may sasabihin sa iyo na kung ano ang sa iyo ay kanya rin, tulad ng sa kanta ni Michael Jackson na, "The Girl Is Mine," ano ang magiging reaksyon mo? Dito, sinabi ng aktor kung siya talaga ang akin, ipaglalaban ko siya. Si Catherine Yuna at si Clint Bondad ay naghiwalay noong Pebrero taong 2019. Gayunpaman, gumawa ng buzz sa social media si Bondad kamakailan sa kanyang serye ng mga kakatwa at cryptic na kwento sa Instagram. Nagpadala rin siya ng isang mensahe sa Instagram kay Sam. Noong Hulyo taong 2020, nag-post si Sam sa Twitter na hindi niya simpleng paninindigan at pahintulutan ng ibang mga tao na kontrolin ng isang salaysay na hindi nila sasabihin. Ito ay para sa pagtatanggol kay Catherine Yuna, matapos na kumalat sa online ang mga nakakahamak na kwento laban sa kanya. Sinimulan din ito si Catherine Yuna na magsampa ng isang reklamo sa harap ng National Bureau of Investigation laban sa taong naglikumano ng isang digital na binago, ang kanyang larawan. Ayon pa kay Catherine Yuna Gray, "I'm blessed sa love life." At sa caption ng post niya na sabi niya na, "You don't have to change a thing, the world can change its heart." Sana nagustuhan mo ang aking ibinahagi. Any comments or suggestions, just comment down below.